Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hello sa inyo, Popoy at Bea, at hi na rin sa lahat ng listeners ng Dear M.O.R. Lalong-lalo na nga, yung mga kagaya ko na buong-buo kong magmahal. Yung halos wala nang itira para sa sarili. Well, alam naman nating lahat na kapag ka nagmamahal tayo, dapat meron pa rin tayong itinitira para sa mga sarili natin. Sadly, hindi ako ganun. Pag na-inlove ako, I give it my all. Nagmahal ka na rin lang, itodo mo na, di ba? Ganun ako eh. In love kung in love. Unfortunately, dahil sa ugali kong yun, eh, ilang beses na akong nasaktan ng dahil sa pagmamahal. Bago ako magpatuloy, ako nga pala si Rezel. Hindi ko totoong pangalan. Medyo maselan kasi ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Not necessarily morbid or rated SPG, but for the sake of everyone involved, eh itatago ko na lamang ang totoong pangalan ko. Bilang panimula, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo si Matthew. We've been in a relationship for almost 3 years. Sobrang komportable na kami sa isa't isa to the point na yung bahay niya ay parang bahay ko na rin. Yung mga kamag-anak niya ay tinuturing na rin akong bahagi ng pamilya nila. At ano pa nga ba ang silbi ng pamilya kundi maging katuwang sa araw-araw na pamumuhay. Init naman. Bakit pa kasi ako nag-jeep? Dapat talaga nag-taxi na lang ako. Ay! Ano ba naman yan? Teka, ano ba tong reminder na to? Ay, bad trip! Oo nga pala. Magbabayad nga pala ako ng bill sa kuryente at tubig. Deadline na nga pala nun ngayon. Ay, isisingit ko na nga lang mamaya after ko mag-grocery. Ay! Manong! Manong, para po! Nakulagpas na ako. Ay, naku, ano ba naman yan? Ay. Huh, ang bigat pala nitong pinamili ko. Magta-taxi na talaga ako. Ayoko nang pumila sa terminal ng jeep, no? Teka, wala na ba akong nakalimutan? Wala na siguro. Uwi na ako. Si Matthew tumatawag. Hello? Hello, babe. Saan ka na? Pauwi na ako, babe. Katatapos ko lang mag-grocery. Okay, sige. Uwi ka na agad, babe, ah. Putahan pa kasi ako, eh. Ang maiiwan kay Lai. Sige, babe. Magta-taxi naman ako, eh. Para hindi na ako pumila sa jeep. Taxi ka? Mahal na pa ko sa taxi, babe. Ay. Babe, ang hirap-hirap sumakay ng jeep. Ang dami ko pang bit-bit, oh. Nag-jeep nga ako kanina papunta dito, eh. Grabe yung pagod ko. Hindi mo naman. Buka naman sa jeep, hindi ka naman nakatayo doon. Diba sabi mo, umuwi ako agad? Kung pipila pa ako sa sakayan ng jeep, hindi ako makakarating dyan kaagad. Wala, sige na. Mag-taxi ka na. Bilisan mo, ah. Ay, okay. Nandito na ako. Uy, babe, saktong dating mo. Paalis na rin ako eh. Ano yung pinamili mo? Ako na magpapasok sa loob. Saan ka ba pupunta? Hindi, nag-aaya kasi maglaro sila Wancho eh. Minsan na naman sila mag-aya kaya umuuna ako. Gabi na. Eh, alam mo naman yung mga yun. Mas active sila pag gabi. Ay, okay. Ingat ka ha.
Huwag masyadong magpapagabi. Okay, babe. Ito pala yung sukli kanina sa grocery. Yung kuryente at tubig, nabayaran mo na? Ay, anak nang... Huwag mo sabihin, nakalimutan mo. Fudge! Sorry na wala sa isip ko. Hindi ko na nasingit. Diyos ko naman, Rezel. Grocery at pagbabayad ng bills lang ang gagawin mo, hindi mo pa nagawa. Eh, ang haba kasi ng pila sa counter eh. Inabot tuloy ako ng siyam-syam. Ang bihira naman. Eh, ngayon yung deadline ng kuryente. O paano yan? Penalty na naman. Sorry talaga. Nawala sa isip ko eh. Ba naman yan, Rezel? Minsan ako makasuyo sa'yo, hindi mo pa nagawa na maayos. Sorry na nga eh. Huwag ka namang magalit. Eh, paano ko hindi magagalit sa'yo? Tatanga-tanga ka. Ano ka mo? Ang simple-simple lang ang gagawin. Nakalimutan mo pa. Nawala nga sa isip ko, di ba? Kung magalit ka, para namang obligasyon kong gawin yung mga yan. Tinutulungan ko na nga kayo eh. Hindi ko naman gawain yan. Bills nyo yan at hindi sakin. Pati nga yung grocery na yan eh. Sa susunod, wag mo nang ipapagawa sa akin kung magagalit ka pag may nakalimutan ako. Talaga? Alam mo, hindi ko na iuto sa iyo sa susunod. Ako na lang gagawa. Huh? Shit. Hindi na nga ako tutuloy sa pupuntahan ko. Panira ka ng mood eh. Shit ka. Babe, umiiyak ka ba? Sorry na ako, napagtaasan kita ng boses kanina. Napapansin ko, napapadalas yung pagtataas mo ng boses sa akin eh. Eh, nadala lang ako ng sama ng loob kanina. Pagpasensahan mo na ako. Pagod lang din sa trabaho. Babe, sa totoo lang, napapaisip na ako kung mahal mo pa ba ako eh. Ano ka ba? Siyempre, oo, mahal na mahal kita. Kasi parang mas madalas ka pang magalit kaysa maglambing sa akin. Babe. Kung sawa ka na sa akin, kung pagod ka na, kung naaalibadbaran ka na, sabihin mo lang. At pag-usapan natin kung dapat na nating tapusin to. No, babe, anong tapusin? Wala tayong tatapusin. Di tayo maghihiwalay, okay? Hindi ko kaya nang wala ka. Mahal na mahal kita, babe. Mahal din naman kita eh. Kaya nga, napagtsatsagaan ko yung pagsigaw-sigaw mo sa akin. Yung pagtataas mo ng boses. Lahat yun. Hindi ko rin kaya mawala ka, Matthew. Hindi ko kaya. Shhh! Huwag ka na umiyak, babe. Sorry talaga. Hayaan mo. Susunod, sisikapin ko ng kontrolin yung emosyon ko. Magbabago ako para sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Huwag mo lang akong iwan. Popoy at Bea, gaya nga ng sinabi ko, kapag nagmahal ako ay binibigay ko ang lahat-lahat. And a perfect example of that was my relationship with Matthew. Sobrang mahal ko siya to the point na lahat na yata ay kaya kong gawin para mapagaan ang buhay niya. Ako ang nag-aasikaso ng pambayad sa mga bills niya sa bahay. Ako ang nag-grocery, ako ang naglilinis, as in, para na akong housewife kahit na hindi pa naman kami kasal. Ni hindi nga kami magka-live-in eh. Palagi lang akong bumibisita sa bahay niya to make sure that everything is in place. Gusto kong siguraduhin na pagkatapos ng whole day of work, makakapagpahinga siya ng maayos at wala nang ibang iintindihin pa. Kahit na paminsan-minsan ay hindi niya na-appreciate ang effort kong yun. Malambing naman si Matthew overall, Popoy at Bea. Dumarating lang talaga yung mga time na stress gets the best of him at nagiging mainitin ang ulo niya. Pero sa tuwing nare-realize niya yung mga maliliit na pagkakamali niya, he doesn't hesitate to say sorry.
At yun ang nagustuhan ko naman sa kanya. Or more like, yun ang pinangahawakan ko kaya hindi ako bumibitaw sa relationship namin. Even though may mga pagkakataon na gusto ko nalang magalit sa kanya at tuluyan na nga siyang iwanan. Lai, kain na muna. Tama na muna yung panonood mo ng TV. Halika na rito. Ready na yung pagkain mo. Mamaya pa po ako kakain. Ay, Lai, hindi pwede. Iinom ka pa ng gamot, di ba? Eh, hindi pa po tapos yung pinapanood ko eh. Matatanaw mo naman yung TV habang nandito ka sa lamesa eh. Ay, iiwan ko tong pagkain mo rito ha. Maliligo lang ako saglit. Pagbalik ko, dapat ubus mo na yan. Ay, dinaig ko pa may sariling pamilya nito ah. Uy, si Aiko. Hello, Aiks? Hello, babaita. Ano na? Makakasama ka ba ngayon? Papunta na daw si na Ali. Ay, pasensya na ha. Hindi ako makaalis eh. Walang magbabantay kay Lai. Ha? Bakit? Nasaan si Matthew? May eat out daw sila ng mga ka-workmate niya. Kaya sa akin muna ibinilin tong si Lai. Kailangan pang bantayan yung pamangkin niya. Malaki na yan ah. Mag-grade 5 na nga yan, di ba? Eh alam mo naman yung sakit nito, di ba? Bigla-bigla na lang umaatake kaya hindi pwedeng maiwan mag-isa. Ay naku. Dapat kasi kapag ganyang may lakad si Matthew, papasukin niya na lang yung yaya ni Lai. Sayang din yung ipampapasweldo. Ay, hayaan mo. Sasabihan ko si Matthew na umuwi ka agad after ng lunch nila para makahabol ako. Okay, sige. Balitaan mo ko ha. Sige, sige. Lai? Naubos mo na ba yung pagkain mo? Lai! Di ba sabi ko ubusin mo na tong pagkain mo para makainom ka na ng gamot? Nanonood pa po ako. Pasensya, Sel. Aba, ano yung pasensya mo? Oh, diyan ka na pala kumain sa sala. Ubusin mo tong pagkain mo para makainom ka na ayoko! Ng... Anong ginawa mo? Sinabi na ngayoko pang kumain eh. Sinayang mo lang yung pagkain? Alam mo ba kung gaano kamahal ang bilihin ngayon? I don't care. Ayoko pang kumain. Nanonood pa ako. So masobra ka ng bata ka ha? Masyado kang spoiled brat. Pinapakain ka na nga, ayaw mo pa. Ikaw pa yung may ganang magalit. Isusumbong kita kay Tito Matthew. Sinisigawan mo ko. Wala akong pake. Magsumbong ka kung gusto mo. Magsama pa kayo. Sawang-sawa na talaga ako sa ugali mo eh. Ha? Bahala ka mag-isa mo dyan. Sumpungin ka sana ng sakit mo. Ha? Pwede naman palang iwan yung spoiled brat na yun eh. Sana iniwan mo na kanina pa. True. Kung kanino mo pa iniwan yun, edi sana nakapag-enjoy ka pa kasama kami. Hay nako. Kung alam ko lang talaga, hindi siya worth it alagaan, no? Hindi marunong magpasalamat or maka-appreciate man lang. Palibhasa kasi kinukonsinti ng mga magulang niya. At ng tito. Ay. Wait lang ha. Si Matthew tumatawag. Hello? Nasaan ka? Nasa mall. Kasama sila Aika. Ginagawa mo dyan? Bakit mo sila eh? Kung alam mo lang kung anong ginawa ng pamangkin mo. Alam mo ba tinakbo siya sa iya? Ha? Ano? Tumawag yung kapitbahay, nagsisure sila eh. Oh my God! Hindi nga! Ano? Nasaan siya? Pupuntahan ko! Aika! Ali, I have to go ha? Emergency! Salamat ka, wala nangyaring masama kay Lai. Kundi, alam mo, hindi ko alam ang gagawa ko sa'yo. Babe, sorry.
Hindi ko naman alam na aatakihin ng sakit sila eh. Nagsumbong sa akin yung bata. Sinabihan mo raw siya na sana atakihin na siya ng sakit niya. At sinigawan mo pa raw siya. Eh napaka-spoiled brat naman kasi niyang pamangkin mo. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin, ha? Wala akong pakialam kung anong ginawa niya sa'yo. Hindi mo pa rin siya dapat iniwan at mas lalong hindi mo dapat siya sinigawan at sinabihan ng ganun. Napakakitid ng utak mo, Rizel. Daig mo pa yung bata eh. Talaga lang, ha? Ako pa ngayon yung makitid yung utak? Pagkatapos kong gawin lahat ng pabor na to para sa'yo at sa pamilya mo, yan lang yung sasabihin mo sa akin? Mas mabuti palang hindi na lang kita pinagbigyan sa pakiusap mo na bantay ako yung pamangkin mo eh. Talaga? Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo. Sana hindi na lang kita pinagkatiwalaan. Sana hindi na lang ikaw yung naging girlfriend ko dahil wala ka namang kwenta, inutil ka. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na ako kailangang pagkatiwalaan ulit. Simula ngayon, hindi mo na ako girlfriend. Wala akong kwenta, di ba? Inutil ako, di ba? Fine! Mula ngayon, hindi mo na kailangang pakisamahan tong inutil na to. Tapos na tayo! Popoy at Bea, I loved Matthew so much. I was willing to do everything that would please him. Kahit yung pag-aalaga sa pamangkin niyang spoiled brat na hindi marunong gumalang sa nakatatanda. Kaya kong tiisin yun eh. Alam niyo kung ano yung umubos ng pasensya ko? Yung kawalan ng concern ni Matthew sa nararamdaman ko. I understand na family comes first. Pero ni hindi man lang siya nagtanong kung kumusta ako o kung okay pa ba ako. Instead, nagalit siya sa akin as if everything is my fault. Marami pa siyang sinabing masasakit na mga salita na hindi ko na pwedeng i-share sa sobrang sama. Halos lahat na yata ng mura ay narinig ko mula sa kanya. And that's when I realized na this is not the kind of relationship that I want. This is verbal and emotional abuse at hindi ko nahihintayin umabot pa sa physical abuse bago ako kumawala sa impyernong relasyon na to. Iniwan ko si Matthew at never na akong lumingon pa ulit sa kanya. It took me years bago ko muling binuksan ang sarili ko for a possible relationship, Popoy and Bea. Well, to be honest, I never felt na ready na ako. Pero dahil nga sa tulong / pamimilit ng friend kong si Aika, I tried dating again. Nag-install ako ng dating app, hoping na ma-divert ang attention ko para hindi ako mag-dwell masyado sa traumatic past ko. Luckily enough, nakilala ko si Jordan. And that was the start of my healing process. Mahilig ka talaga mag-picture, no? Nako, sinabi mo pa. Sarap kasi i-capture ng mga random na tao sa lansangan eh. Sobrang candid ng mga emotion nila. Sorry ha, naboboringan ka na ba sa akin? Uy, hindi ha. Ba't naman ako maboboringan sa'yo? Exciting kaya yung ginagawa mo. Bibihira lang yung mga kagaya mo na may passion sa photography. I'll take that as a compliment. Anyway, upo muna tayo. Sige. Gaano katagal mo na nga ulit ginagawa yan? Siguro mga 3 years na rin. Ang dami mo na sigurong nailabas na pera para dyan sa passion mo, no? Hindi naman. Kasi hindi naman ako mahilig bumili ng mga bagong labas na model eh. Actually, may weird na obsession ako sa mga vintage items. Cassette, vinyls, at saka sa mga ganito, vintage camera. I see. Teka, bakit puro ako yata pinag-uusapan natin? Kwento ka rin. Ako? Wala namang interesting sa akin eh.
I don't think so. For sure may something interesting din sa'yo. Siguro hindi mo lang nare-realize pa yun sa ngayon. Ay, sorry ha kung medyo wala kang mapapala sa akin. Wala naman kasi kung ibang maikikwento bukod sa healing process ko ngayon eh. Okay lang yun. Balang araw, makakaalis ka rin dyan sa stage na yan. Time lang talagang kailangan. And of course, bigyan mo rin yung sarili mo ng chance na magmahal ulit. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing ako agad yon. I mean, much better kung ako, pero hindi ko pinipilit na ako talaga. Ano ba itong sinasabi ko? Gets ko naman. Well, ang gusto ko lang naman sabihin is, ang gamot lang naman sa napagod magmahal ay isang panibagong pagmamahal. Yung hindi na kagaya nung last. Yung mas masarap, mas masaya. It can be in a form of self-love, pwede rin with someone special. I know. Jordan? Hindi ka ba naiinip? Naiinip? Kasi ang tagal na nating nagdi-date, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako fully healed. Dapat nga, hindi muna ako pumasok sa pakikipag-date eh. Kaso, sabi ko sa sarili ko, baka sakaling ito na yung paraan para tuluyan akong makalimot. And nakakatulong ba? So far, masasabi kong oo. Kasi nararamdaman ko na may worth pa pala ako. Especially from you na willing maghintay hanggang sa ready na ako. Yun naman pala eh. Kung nakakatulong sa'yo yung pagde-date natin, edi ituloy-tuloy lang natin. I know for sure darating din yung araw na maghihil ka na talaga. Pero Jordan, paano kung ma-realize ko na hindi pala ikaw yung gusto kong makasama? Okay lang sa'yo? Walang kaso yun, ano ka ba? No pressure. Basta, enjoy lang natin. Salamat. Salamat sa pangunawa mo, ha? Oh well, sabi ko naman sa'yo eh, kailangan mo lang ng bago makikilala para matulungan kang makalimot sa mga past trauma mo. Kaso Ikes, minsan, nagigilty pa rin ako eh. Kasi, feeling ko ginagamit ko lang siya para sa healing ko. Bakit? Wala ka bang feeling sa kanya kahit katiting? Meron naman. Alam mo naman ako eh, iparamdam lang sa akin ng tao na mahalaga at worth it ako, madaling nahuhulog yung loob ko eh. Oh, yun naman pala eh. Then give yourself another chance. Eh kaso, nag-iingat nga ako, di ba? I know. Pero bes, na-check ko na yung profile ng Jordan na yan. Mukha naman siya mabuting tao. Mahilig pa siya sa pets. Kaya I'm pretty sure na very compassionate at mabait yung bago mong dinidate. Ikaw talaga napaka-stalker mo. Eh kasi nga, kagaya mo, nag-iingat din ako. Alam ko kung gaano kalala yung pinagdaanan mo, no? Kaya ayoko magkaroon ka lang ng bagong ikakatroma mo. Salamat, ha? Pero bes, eto ha. Ang sa akin lang, walang masama sa pag-iingat. Pero ang takot, hindi yan parang gutom lang na pinapalipas. Dapat dyan hinaharap. Kahit sino pang dumating sa buhay mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw mismo. Sarili mo lang. Ikaw lang, walang iba. Popoy at Bea, bago pa kami mag-meet ni Jordan sa personal, sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa past relationship ko at kung gaano kalalim ang iniwan nitong peklat sa akin. Naging honest ako sa kanya from the very beginning at sinabi kong hindi ako nagmamadaling pumasok sa isang committed relationship. Mabuti na lang at naging very understanding si Jordan at hindi rin siya nagmadali. Inintindi niya ang sitwasyon ko at binigyan ako ng sapat na time para tuluyang mag-heal bago siya i-welcome sa buhay ko. Popoy at Bea, Jordan is a very nice person. He's not someone who would
put his best foot forward para lang i-please ako or para magpa-impress. Maraming siyang unique interests which makes him more interesting din. I know that I already like him the first time na nag-date kami. But I also know na hindi makakabuti sa amin. Pareho, kung papasukin ko siya sa buhay ko nang hindi pa ako tuluyang magaling mula sa mga sugat ng nakaraan. So I took things slowly and made sure na fully recovered muna ako before ako tumanggap ng bagong taong mamahalin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Takot ako. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang pagdedate namin ni Jordan without the pressure. In-enjoy lang namin yung mga moments na magkasama kami hanggang sa hindi ko na namamalayang tuluyan na akong nakakalimot sa mapait na nakaraan ko. At unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi na ako nagmadali. Siniguro ko munang handa na nga talaga ang puso ko bago ko tanggapin si Jordan. At matapos ang mahigit isang taon ng pagkikita, pag-chat, at pag-uusap gabi-gabi, ay binigyan ko na rin ng chance ang sarili ko na mahalin nga si Jordan. Mabait na boyfriend si Jordan, Popoy at Bea. He is very gentle at never siyang nagsalita ng kahit na anong nakaka-offend sa akin. Kahit na paminsan-minsan ay nagkakaroon nga kami ng mga maliliit na mga tampuhan. Palagi niyang tinatanong ang mga opinyon ko sa mga bagay-bagay bago siya magdesisyon ng kahit na ano para sa relationship namin. He always asks for my consent at palagi niya akong kinukumusta matapos ang isang nakakapagod na araw. Being in a relationship with Jordan is easy. Malayong malayo sa huling karanasan ko sa pag-ibig. Tapos na. Pahinga lang siguro talaga yung kailangan ko. Alam na ba ni Jordan na may sakit ka? Hindi ko sinabi sa kanya kasi baka mag-alala lang yun eh. Pero kanina, habang magka-video call kami, medyo nahalata niya na matamlay ako. O siya, sige. Ipahinga mo na lang yan. Bawi ka na lang sa get-together natin next time, okay? Sige. Okay, bye! May tao? Sino kaya yun? Ay, mapuntahan na nga. Sandali lang! Hi! Mahal, napadaan ka. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Parang ang tamlay-tamlay mo kanina. Sorry, pinag-alala kita. Patingin nga ako sa'yo. Ang init mo ah. Sabi na nga ba may lagnat ka eh. Kagabi pa nga tumahal eh. Ikaw talaga? Anong sabi ko sa'yo? Kapag masama ang pakiramdam mo, magsabi ka lang sa akin na alagaan kita. Eh, baka kasi maabala lang kita. Ito talagang mahal ko. Ay, nako. O sige na, papasukin mo na ako at nang mailuto ko na itong pinamili ko. Wala kang gagawin ngayong araw kundi magpahinga. Ako munang bahala sa lahat, okay? Mahal, itong mga damit na nasa bag mo, marumi na ba to? Oo, mahal.
Okay, sasama ko na to sa mga lalabhan ko, ha? Ha? Wag na, mahal. Hindi mo obligasyon yan. I know, pero gusto ko. At saka ngayon lang naman to eh, kasi may sakit ka. Mahal? Wag nang makulit, mahal. Isa pa, wala ka nang susuotin sa Lunes. Hayaan mo na akong gawin to, okay? Kaya lang, kanina ka pa gumagawa dyan eh. Ikaw na yung naghugas ng pinagkainan ko kagabi. Naglinis ka pa sa sala at saka sa kusina. Tapos ngayon naman, ipaglalaban mo pa ako ng mga damit. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako mapapagod gawin to para sa'yo, mahal. Pagbigyan mo na ako. Gusto kitang alagaan. Sure ka? Okay lang? Sure na sure. Sige na, tulog mo na muna yan. Gigisingin na lang kita pagkakain na, okay? Kailangan mong gumaling para hindi ka na umabsent sa Lunes. Okay, mahal. I love you. I love you too. Nagustuhan mo ba yung luto ko? Oo, mahal. Ang sarap mo palang magluto. Nak, sarap naman marinig nun. Anyway, inom ka na ng gamot, mahal. Ito. Pagkatapos, bumalik ka na sa higaan mo. Ako nang bahala dito sa lababo. Mahal? Thank you, ah. Sa pag-aalaga at pag-aasikaso mo sa akin. Wala yun, mahal. Thank you din kasi hinayaan mo akong gawin to. Hanggang ngayon talaga, hindi pa rin ako makapaniwala na may darating sa buhay ko na kagaya mo. Yung aalagaan ako kahit hindi ko naman hinihingi. Deserve mo lahat ng to, mahal. Sa sobrang laki ng pagmamahal na kaya mong ibigay, deserve mong mabigyan din ng malalim na pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Wala ngayon, hinding-hindi ka na ulit makakaranas ng pasakit. Basta hayaan mo lang akong mahalin ka. Kasi yun lang naman ang gusto kong gawin. Alam nyo, Popoy at Bea, noong una, hindi ko maintindihan kung papaanong naipararamdam sa akin ni Jordan yung pagmamahal na never ko pang naramdaman sa past relationship ko. I just felt so loved and appreciated. And then later on, na-realize ko na Jordan and I speak the same language of love, which is yung acts of service. Ganun ako kay Matthew dati. I'm willing to do everything for him. Nasanay akong ibinibigay ang atensyon at pag-aaruga ko sa pamamagitan ng pagsisilbi. Kaya ngayong ako na ang tumatanggap ng ganong klaseng pagmamahal, sobrang na-overwhelm ako, but in a good way. Hindi perfect ang relationship namin ni Jordan, Popoy at Bea. We also have our ups and downs, especially sa schedule namin sa work. May mga time na sobrang dalang namin magkita dahil nga sa mahigpit na schedule namin. But we always do our best para mag-work ang relationship na yun. That's a key word, we. Hindi lang ako, dalawa kami. Ramdam kong hindi ako nag-iisa sa relasyon na ito, which made me feel secure and comfortable na kahit na ano pa ang dumating, ay malalampasan namin dahil meron akong katuwang na nagmamahal sa akin. Ay, ang tagal ko na palang nakaupo. Makapaglakad-lakad na nga muna. Break mo na? Hindi pa. CR lang saglit para makapaglakad na rin. Ah, okay. Balik muna ako sa desk ko. Sige.
Number lang? Sino kaya to? Hello? Hello, sino to? Hello? Hello? Ay, ang weird naman nun. Tawag ng tawag tapos ayaw namang sumagot. Okay naman yung signal ko ah. Hala, madilim na pala sa labas. Oo nga eh. Ginabi na tayo sa kakatrabaho. Sinabi mo pa. Anyway, ingat ka sa pag-uwi ah. Kita-kits na lang bukas. Sige. Ingat din. Bye. Ay, text ko na nga si Jordan. Oh my God. Nakakagulat naman to. Number na naman. Teka. Siya din yung tumatawag kanina. Hello? Sel? Sino to? Nakalimutan mo na ba ako? Matthew? Hindi naman naalala mo pa rin yung boses ko. Matthew, sorry ha. Pauwi na kasi ko eh. Nagmamadali ako. Bye! Teka lang. Hindi ako usap pa kita eh. May tatanong lang ako. Ha? Ano? Ba ako namimiss? Excuse me? Nagkaroon ko na ng bagong boyfriend, nakalimutan mo na ako. Sabi ka naman, Razel. Wala naman ako sa'yo, ah. Kung ano man yung meron tayo, matagal nang wala yon. Kahit katiting, hindi mo ako namimiss. Hindi mo ako naalala. Hindi. Matagal na kitang nakalimutan. Razel naman. Huwag mo basta-basta itapon yung pinagsamahan natin. At bakit hindi? Sinayang mo na nga lang yung lahat, di ba? Hindi mo ako pinahalagahan nung tayo pa. Well, guess what? I met someone na milya-milya ang layo sa'yo. I know. Kaya nga nagsisisi na ako eh. Balikan mo na ako. Sakay ka na lang ulit. Miss na kita eh. Please, Rizel. Masyado nang late para magsisi ka pa, Matthew. Ang tagal kong nagtiis sa ugali mo. Hinayaan mong umabot ako sa punto na wala nang natira para sa sarili ko. Salamat na lang talaga at natauhan ako dahil kung hindi, hindi ko makikilala si Jordan. Jordan? Siya ba yung bago mo? Oo. Siya lang naman yung nag-aalaga sa akin ngayon. Exact opposite ng lahat ng ipinakita at ipinaramdam mo sa akin. Kung meron man akong gustong sabihin sa'yo, yun ay kung gaano ko kaswerte na nakawala na ako sa trauma na binigay mo sa akin. Hey, mahal! O, ano nangyari? Ba't parang takot na takot ka? Wala. Nagulat lang ako. Tara na. Good. Mahal na mahal kita. Akin ka lang, mahal. Akin ka lang. Akin ka lang, Rizel. Mahal? Yes, mahal. Bakit? Anong meron? Sabihin mo nga ulit yung sinabi mo. Yung last na sinabi mo. Gustong-gusto mo talagang naririnig yun, ha?
Akin ka lang, Rizel? Bakit? May problema ba? Parang nag-iba yata yung mood mo. Hindi. Wala. Medyo... May sumagi lang sa isip ko. Wala lang to. Promise? Yes. Sorry, mahal ha. Panira ng moment. It's okay. Pahinga ka na lang muna, mahal. Baka stress ka lang sa trabaho. Popoy at Bea, just when I thought na nakamove on na ako sa multo ng nakaraan, eh saka pa magpaparamdam ulit ang sakit na pinipilit ko ng kalimutan. Hindi lang araw ko ang nasira ng dahil sa pagpaparamdam ulit ni Matthew. Para bang nabulabog ulit pati yung mental health ko na akala ko ay stable na. To the point na maski si Jordan ay para nagiging creepy na rin sa perception ko. Sobrang weird pero there were times when I feel na I'm not safe with him. Kahit wala naman siyang ginagawang mali. I think ganito talaga kalala yung naging epekto ng past relationship ko with Matthew. So bad na it keeps on haunting me until now. Hindi ko alam kung papaanong sasabihin kay Jordan ang pinagdadaanan ko, Popoy at Bea. Ayoko kasing isipin niya na may ganitong effect pa rin sa akin si Matthew. At isa pa, sinikap kong kumbinsin ang sarili ko na kahit ano pang panggugulo ni Matthew sa akin, ay hindi na ako dapat maapektuhan pa. In my mind, hindi ko lang siya ibinaon sa limot. Matagal ko na rin ibinaon sa hukay ang mga alaala ni Matthew kasama ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya noong kami pa. After nitong call natin, baka i-block ko na kaagad siya. And as much as possible, pag may tumawag sa yung number lang, wag mo nang sagutin. Ganun na nga yung gagawin ko. Oh, sige na. Nandito lang naman ako sa bahay. Daan ka lang pag gusto mo nang kausap, okay? Sige. Alright, bye na muna. Sige. Hello? Hi, Rizel. Ikaw? Yes, ako nga. Namiss mo ako? Pwede ba, Matthew? Tantanan mo na yung kakatawag sa akin. Patahimikin mo na ako. Hayaan mo na akong maging masaya. Sige ba? Yun eh kung makikipagkita ka sa akin ngayon. Ano? Day off mo naman ngayon, di ba? Kita naman tayo. Promise kapag nakipagkita ka sa akin ngayon, hindi na kita guguluhin kahit kailan. Excuse me? Nasa isang relationship na ako ngayon. Never akong makikipagkita sa'yo kahit kailan! Sige na, di ba? Gusto mo tigilan na kita? Ito na yun. Pagbigyan mo lang ako, ibibigay ko ang gusto mo. Sino yan? Mahal. Sino yung kausap mo? Hello? Rizel? Akin na yung phone mo. Mahal, no! Akin na sabi. Hello? Sino to? Uy, pare! Ikaw pala yan. Jordan, tama? At sino ka naman? Ako nga pala yung ex ng girlfriend mo ngayon. Tantanan mo na ang girlfriend ko kung mahal mo pa ang buhay mo. Uy, paano yan? May usapan kami magkikita kami ngayon. Wala akong pakialam. Hindi matutuloy ang usapan nyo. Hindi siya lalabas ng bahay ngayon at hindi mo makukuha ang gusto mo kay Rizel. At tandaan mo tong sasabihin ko. Sa oras na guluhin mo pa siya ulit, babaha ng luha sa bahay niyo. Mahal? Nag-uusap pala kayo ulit? Hindi, mahal.
ginugulo lang niya ako ng paulit-ulit. Palagi ko nga siyang tinataboy eh. So matagal na siyang tumatawag sa'yo? Oo. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi mahal, wala naman siyang halaga sa akin eh. Ibablock ko na nga siya dapat kaso hindi ko napansin na siya pala yung tumatawag kanina. Blanko na yung utak ko kaya hindi ko na tinignan bago ko sagutin yung tawag. So magkikita pala kayo ngayon? Hindi. Hindi totoo yun. Huwag kang maniwala sa kanya. So kanino ako maniniwala? Sa'yo? Eh hindi mo nga sinabi sa akin na matagal ka na palang ginugulo nun, di ba? Naglihim ka sa akin, Rizel. So bakit pa ako maniniwala sa'yo? Mahal, please. Maniwala ka sa akin. Hindi ko naman intensyon na maglihim sa'yo eh. Ayoko lang na magulo pa yung relationship natin. Minahal kita, Rizel. Inalagaan kita. Binigay ko ang lahat sa'yo tapos gaganituhin mo lang ako? Itong isusukli mo sa akin, ha? Mahal. Sorry. Sorry talaga. Di ba sabi mo sa akin ka lang? Akin ka lang, Rizel. Akin ka lang. Mahal. Walang ibang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lang. Akin ka lang. Akin ka lang. Bitawan mo na ako. Saan pupunta? Bumalik ka dito! Ikes, natatakot ako. It's okay. Magiging okay din ang lahat. Okay, huwag ka na umiyak. Tulungan tayo ng mga pulis. Okay, negative. Clear na ang area. Sir, ano pong balita? Eh, wala na po dito sa bahay yung boyfriend ni ma'am. Tsaka wala rin na po siya mga gamit dito. Po? Eh, puro gamit ng babae yung nakita namin sa loob. Makalat, gulo-gulo. Eh, mukhang nagmamadali siyang tumakas. Wala po siyang iniwan na gamit maski isa. Ito lang po yung na-recover namin. Walkman? Opo, pero hindi siya basta-basta Walkman lang. Meron siyang laman na cassette tape sa loob. Meron pang gumagamit ng cassette ngayon? Nabanggit po niya sa akin dati na mahilig siya sa vintage items. Anyway, medyo weird tong boyfriend niyo, ma'am, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? O, pakinggan niya. At saka meron din kaming na-recover ng mga SD card kasama ng Walkman. Nasa iisang bag lang lahat. For review po lahat ng ito. Pero kailangan namin kayo sa police station para makapag-file ng report at makapirma ng waiver. Okay po. Eh mukhang may tama sa utak ng boyfriend mo, miss eh. Kinalulungkot namin yung nangyari. Pero palagay ko, blessing na rin na nangyari lahat ng to.
Mabuti nang nalaman nyo yung totoo habang maaga pa. At least nakaligtas kayo sa mas malalang kapamakan. Popoy at Bea, napakahirap paniwalaan na maging si Jordan na pinagkatiwalaan ko ng buong buo ay sasaktan lang din pala ako sa bandang huli. Actually, pwede kong sabihin na mas malala pa yung naranasan ko sa kanya kasi unaware ako na something has been happening all along. Hindi pala ako nagkamali na sa pag-aakalang nagiging creepy na siya paminsan-minsan sa paningin ko. Ang buong akala ko may mali na sa akin o sa pag-iisip ko. Only to find out na si Jordan pala ang sabihin na nating may sayad. Habang pinapakinggan ko ang boses niya sa recording ay parang mas lalo lang akong natatakot sa kanya. It will take me forever to heal, Popoy at Bea, matapos ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Ni hindi ko nga magawang magsampa ng kaso laban kay Jordan dahil hindi ko siya kayang harapin. Ang makita lang ang mukha niya o marinig ang boses niya ay sobra-sobrang parusa na para sa akin. But I know that one day ay makabangon din ako sa lahat ng ito. Itinago ko lahat ng ebidensya na meron ako, including the police report. At kapag dumating na nga yung time na ready na ako ay sisiguraduhin kong mananagot si Jordan sa lahat ng ginawa niya. Maraming salamat nga pala sa programa ninyo. Dahil may na-realize akong isang mahalagang bagay. The fact na naisusulat ko na itong kwento ko sa inyo is already a sign na unti-unti na akong nag-heal. I believe na eventually ay magkakaroon na ako ng lakas ang loob para balikan ang mga taong nagbigay sa akin ng matinding trauma. At sa oras na mangyari yon, ay isa kayo sa mga unang makakaalam. Again, maraming salamat, Dear M.O.R. Lubos na gumagalang, Rizel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Takot ako. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 11 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. Nako na, kahindik-hindik itong mga pangyayari na naganap kay Rizel. Bea, wala na bang iba kang makakilala mga boys dyan na pwedeng ipakilala kay Rizel? Na-tiyempo siya sa dalawang medyo ano, no? Medyo magkaiba na mga diferensya. Okay. Pareho. Ayan, yung isa mapanakit, sanay sa verbal abuse. Kulang na nga lang daw eh saktan talaga siya ng physical, ano, si Matthew. Ayan, these are sick persons na magnet nitong isang maayos naman na tao na katulad ni Rizel. Ayan, pero nagulat nga ako no na ito rin palang si Jordan na napakabait sa kanya. Kala natin exact opposite yung pala. It's just another phase of emotional trauma. Diba na pwede pang ibigay sa kanya. Sino ba nagkamali dito? I don't think it's Rizel. Diba? I don't think it's Rizel. Kumbaga Rizel, minsan talaga, kumbaga, alam mo na, sa sugal, ang pag-ibig ay parang sugal. Sabi nga, minsan talagang ikaw yung ano. Magdalas ako. Ikaw makakabunot nung panalo. And the winner is Rizel. Ayan, pero sa ganito mga pagkakataon, syempre ikaw ang talunan. Pero I'm really happy na ano ba yan, no? Kahit na ganyan yung mga nangyari, nakaligtas. Mm-hmm. Diba? Buhay at nandito ka to tell the story, Rizel, na maging maingat tayo sa paghahanap ng ating mga partner. 'Di ba? Na syempre,
sa pagtitiwala natin sa kanila ay kalahati ng buhay natin eh pinagkakatiwala natin, 'di ba, sa mga partner natin. 'Di ba? Hindi pwedeng basta-basta kung sino na lang available. Oh, available ka ba? Uli ka na, jowa na tayo. Hindi pa pwedeng ganoon eh. 'Di ba? Kailangan talaga matindi ang pagkilala at hindi lang puro pagmamahal eh. Yung pagkakakilala mo rin sa tao, kailangan feeling ko doon ka mas mag-invest next time, Rizel, ano? Diba? Yung background checking, kumusta ba itong taong to? Sino ba ang set of friends nito? Kumusta ba ang pamilya niya? May mga nasasabi ba sila? Siyempre, may mga hindi magaganda masasabi ang family, pero at least meron kang source kahit papaano. Dahil imagine kung ilang taon na siya nung nakilala mo, yun ang mga taon na hindi mo siya nakasama. Diba? Kung 25 years old ka na ngayon, o 27 kayo nagkakilala, 27 years na hindi mo siya kilala. Diba? Medyo at least meron kang babalikan sa pamamagitan ng mga kaibigan niya, mga tao malalapit sa kanya, sa pamilya niya, lalong-lalo na. Correct. Alam mo, Popoy, etong si Rizel, isa lamang to ha, sa napakaraming mga storya na mga kababaihan, o sige, isama na rin natin yung mga kalalakihan na biktima ng, ano ba matatawag natin dyan, domestic abuse, biktima ng mga pananakit, iba't ibang klase ng mga pananakit, and eto lang yung mga naririnig natin kasi sila lang talaga yung nagkakaroon ng lakas ng loob na mag-share dito sa atin. Pero for sure, marami dyan iba't ibang mga sitwasyon. And nakakalungkot kasi nga, parang sabi kanina ni Rizel, di ba, parang mga isang taon, almost, mahigit isang taon sila nag-getting to know each other bago sila naging officially. And apparently, hindi pa pala sapat yung panahon na yon para makilala mo yung isang tao. Kaya alam mo mga kamarkada, ano yan eh, lesson yan, na kapag ka meron kayong nakilala, huwag niyong hanapin yung perfect, huwag niyong hanapin yung palaging masaya. Diba? Sabi ni Rizel, hindi palaging best foot forward, ganyan-ganyan. Pero obviously, which is ginawa ni ano yun, ha? Ginawa ni Jordan yun, Bea, ha? Correct. Pero it's a skill. It's a skill na halos sabi niya nga, mahigit isang taon. Diba mahigit isang taon niyang ginagawa yun? Yung pala, ano lang yun, nagpapa-impress lang talaga itong si Jordan because he's somehow obsessed with Rizel. Diba? Alam mo, nga, meron akong kakilala na ganyan, yung naging halos ganyan, ano? Well, wala naman mga tape recorder, wala naman mga ganun. Pero yung talagang pagka sila na lang intimate with each other, well, thankfully, safe na rin yung kaibigan ko. Talagang para daw nag-iiba nga yung boses. Parang sinasapian is the description. Diba? Tapos parang hindi niya kakilala. Parang hindi niya kakilala kung sino talaga yung nasa harap niya. Diba? It happens. It happens. It's a mental health issue. Diba? Para doon sa taong hindi katulad ni Rizel, ha? Doon sa taong si Jordan, diba, na akin ka lang, yung ganyan. Tapos gumagawa ng mga bagay na parang that's obsession. Kaya be mindful. Kasi okay lang na sabihin mo, Bea, na ma-obsess ka sa akin sa pagmamahal mo, ganyan. Okay, it's somehow naughty, sexy. Pero alam nyo, kapag ka talagang in reality, obsessed sa'yo ang isang tao, naku, medyo, ano yan, medyo nakakatakot, nakakasakal, mahirap. Okay, kaya huwag nyong hilingin yun. Yung sobrang in love sa inyo, obsessed sa inyo, no? Kaya nga po, kay palagi nating sinasabi, di ba, na kailangan, kahit at least, kahit sa getting to know each other stage pa lang, eh maranasan nyo ng mas stress sa isa't isa, maranasan nyo ng dumaan sa problema. Kasi nga, totoo talaga yun, kapag ka pumasok yung problema, kapag ka, alam mo yun, uminit yung ulo, nagalit, dun lalabas at lalabas ang tunay na ugali ng isang tao. Kaya huwag nyong katakutan, huwag nyong pangilagan, huwag nyong iwasan yung mga problema sa relationships, yung mga awayan na ganyan. Kasi dun yung lalong makikilala ang isang tao. Kaya nga huwag kayo masyadong maghangad ng Prince Charming o kaya Princess Angel Baby like na, alam mo yun, pag-uugali, ganyan-ganyan. Pero Bea, kasi it doesn't exist. Linawin mo yan sinabi mo, ha, na kumbaga i-welcome lang natin kapag ka dumarating ang mga problema
ayusin natin together. Oo, hindi ko diba? Sinabi gumawa kayo ng problema. Yan, ayusin natin yan, Bea. Kasi yung iba, gumawa kayo ng yung problema. Ibang understanding dyan ay, sandali, mag-create ako ng trouble. Mag-create ako ng problema para masubukan ko yung character ni Jowa. Mali yun, ha? Mali yun. Nililinaw namin ni Bea. Huwag kayong gagawa ng issue. Ang sinasabi ko is, kasi ang dami dyan, Popoy, natatakot na makitang magalit, natatakot na magkaroon sila ng issue or conflict. Kaya imbis na harapin yung isang problema o yung pag may nakita siyang red flag, alam yung pinapalagpas na lang for the sake of hindi mag-away. Yun yung mga ginagawa kasi nung iba. Kaya yun yung sinasabi ko na, wag niyong takasan, wag niyong palagpasin lang. I-address niyo yung issue. Pag sinabi niyo i-address yung issue, hindi naman ibig sabihin noon makipagbardago lang kayo, makipagsigawan, makipagsapakan. Hindi naman ganoon. Ano niyo na? Tumbukin niyo na. Tapusin niyo na, solusyunan niyo na yung problema imbis na alam mo 'yun, gusto mong manatili sa peaceful na bubble pero peke naman, 'di ba? Correct. Ganun din. Yan, test of character, ika nga. Diyan mo matetest ang character talaga ng partner mo, Bea, no? Sa pag-handle ng mga konting mga misunderstanding. But then, kahit naman yon, sabi nga rin nitong si Rezel at si Jordan, meron din mga ups and downs. Pero kapag medyo nawi-weirduhan ka na, that's something else, Bea. Kasi ang daming ano, you know, I don't know, kapag weirdo nga, ay kaya nga, tinawag nating weirdo, it's out of it's not yung out of norm, 'di ba? Out of the norm, usual, na, the usual na nakikita na. Yes. O kaya hindi rin natin ma-define, 'di ba? Hindi natin hindi na ma-define. Maisika, yes. Oo. Ano ba 'to? Anxiety attack ba 'to? Panic attack ba sa kanya or may anger management issue siya, yung mga ganyan, it has to be addressed eh, kapag medyo may hindi na tayo maunawaan. Kasi, although mahal natin ang isang tao, no, we care about them, we love them, we think we fully know them, we don't really know them. Diba? Dahil sila mismo, hindi rin nila kilala yung sarili nila. Kasi ako, Bea, hindi ko ganun kakilala ang sarili ko kapag ka nagagalit ako. Diba? Kasi bihirang-bihirang mangyari yung magalit ako. As in yung full-blown galit. Galit. I don't know. Natatakot yung mga kapatid ko, natatakot yung si Mrs. Popoy kapag ka nangyayari sa akin yun. Pero very seldom mangyari. Yun, sa ganung bagay sabi ko, talaga ba? Nasabi ko ba yun? Nagawa ko ba yun? Talagang, alam mo yung pagkain bugso talaga ng damdamin. Kasi may mga ganyan tayo eh. Pero hindi ka naman yung nagba-black out. Okay? Iba naman yung mga nagba-black out na. Iba naman yung nagdidilim yung paningin. Oo, yung sinasabi nakapanakit na ng tao dahil sa nagdilim yung paningin. Hindi naman ganun. Oo. Oo, hindi naman. Parang alam mo pa naman, aware ka, pero hindi mo alam ganun pala yung gravity nung nagawa. Parang, okay. Yan yung gigil mo, yung galit mo, nangangatog ka na sa galit. May mga ganun pala. Oo, kaya pag ikaw kamarkada, nanggaling ka na sa isang traumatic na relationship, gagawa kasi ng paraan yung katawan mo, yung utak mo, yung puso mo, to give you signs na. Kapag ka meron na naman na parang panibagong, eto na naman, ba diba? Parang eto, parang katulad din to nung last time, maniwala kayo mga kamarkada, yung iba tawag doon instinct. Nakapag ka, alam mo yung merong parte at the back of your head, merong idea na nagsasabi sa iyo na alam mo may something wrong dito sa taong karelasyon mo, ganyan. Yung iba dinidismiss lang yon kasi feeling nila nag-overreact lang sila, overthinking, ganyan. Pero alam mo minsan dapat din pinapakinggan niyo yon kasi yun na yung sign ng katawan ninyo, ng utak niyo. Actually, yes, maniwala kayo sa din ng spirito niyo na alam mo this is another trouble incoming na kailangan paghandaan mo, kailangan protektahan mo yung sarili mo. Kaya minsan talaga kailangan mo pakinggan yung pakiramdam ba, Popoy, na alam yes. mo parang may something wrong sa iyo. Alam mo kailangan kong alamin to, hindi ako nag-overreact, nag-overthinking, no? Galing na ako sa traumatic relationship. I think dapat alam ko na paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. I have to address this. Kailangan matuto tayo mga kamarkada kasi we really have to, you know, learn how to protect ourselves. Oh, lalo na for our mental health. Oh, ang iba pa mga term na ganyan, yung gut feel kung tawagin natin, 'di ba?
'Di ba yung gut feel natin, yung pakiramdam mo, parang yung vibes mo. Halimbawa si Bea, niligawan ko pero parang may something sa kanya. May mga unspoken words na hindi ka mabasa, merong mga actions na hindi niya ikinikilos pero alam mo merong something. Kumbaga you ano no? You dig deeper, 'di ba? Ng konti sa kung anong impormasyon ang kailangan. I mean, ma-handle mo naman yan. It doesn't mean na ikaw ay magnet ng kasi ito nakadalawa na si Rizel. Ito ang yung ito yung ayaw natin, Bea. Eh. 'Di ba na lapit yung ma-instill mo sa utak mo na lapitin ako ng mga taong may ganito na diferensya. Nagkataon lang yan, Rizel, okay? Kaya i-erase mo na yan dahil meron naman talaga kung gusto mo magkaroon ng partner, meron talagang matatapat para sa iyo. Nagkataon lang yung dalawang minahal mo ng totoo meron silang mga mental health issues. It's okay? Not you, okay? Yeah, it's not you. Hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang lapitin ng mga ganito. Nagkataon lang, di ba? Gawin mo na lamang joke yan para sa sarili mo na ang tadhana, biniro ako. Nakakatakot yung biro niya. Hindi ako natuwa, pero mas natuto ako, mas tumalino ako. That's what you have to, ano, no? Ibig sabihin yan, i-ano mo naman, i-appreciate mo yung sarili mo for being strong, smart, intelligent, especially. Mm-hmm. 'Di ba sa pagkilos kasi kung yung iba yan mangunguna na naman yung mahal ko eh sige saktan mo na lang ako o kaya naman nararamdaman mo na 'di ba kay Matthew ganun kung sasaktan ka na halos sige na sakta mo na ako love naman kita eh tapos yung kay Jordan naman 'di bali nang baliw ka kasi mahal kita maintindihan kita na I mean abusuhin mo lang ako ka naman. Feeling ko naman, yeah, makakabawi naman yung good qualities mo. Oo, parang bibigtiin ka na nung tao, hindi mo na alam kung paano i-address yung kabaliwan niya. I mean, mamamanage mo yan, ano? Hindi sa sinasabi na kapag ka merong ganyan yung tao. Pero ito kasi parang ano siya, no? Parang obsessed. Medyo malala na. Kailangan na talaga ng gamot nung Jordan. Ang hindi ko lang nagugustuhan, Bea, no, yung sinabi sa atin na sa takot ni Rizel na kay Jordan ay ayaw niya pang kasuhan, ayaw niya pang gawan ng hakbang, meron siya mga ano no, meron siya mga doon lang gusto ko lang makialam doon ano, Rizel. It's going to be a process. 'Di ba? It's going to be a process. Sabi mo nga magiging red kung pagka ready ka na. Kakasuhan mo na siya. Pero natutuwa ako dun sa sinabi mo rin na the mere fact na nakasulat ka na sa amin ay unti-unti mo na natatanggap. Well, that's first. Ano? Acceptance is key. Yan na, nasusian mo na. Ibig sabihin, tanggap mo na ang mga pangyayari sa'yo. Alam mo, kung ngayong buwan na to o sa susunod na taon sasampa yung kaso kay Jordan para maano siya, no? Para ano lang ba, madala siya sa mental institution para matulungan siya. Kasi sana maintindihan mo na habang nandito siya at nakahalubilo sa mga tao na sa paligid niya, yung mga bagay na nangyari sa'yo, pwede pang mangyari ulit. Diba? In full control siya or meron siyang switch sa utak niya na ginagawa niya yon intentionally or unintentionally, hindi natin masasagot. Pero isipin mo na lang makakatulong pa sa ibang tao. Kaya karelasyon niya, kaysa pamilya niya, mga kaibigan niya, mas makatulong ka by ano no, diyan sa pagkaso na yan para I mean maalis muna siya. Kumbaga sa kamatis, bulok siya eh. Hindi siya pwedeng isama doon sa isang ticklis ng mga kamatis kasi mabubulok din lahat 'yon, Bea. Ganun 'yon eh. 'Di ba maapektuhan? Correct. Kailangan muna siyang alisin sa ano dito sa lipunan natin at ma-address kung ano man yung problema niya. Hindi para ma-address kung ano yung problema niya, magamot, nakatulong ka pa sa kanya if you come to correct. Think of it. Oo, makatulong ka pa. Oo. Pero we have to commend your ano Popoy, si Rizal, yung bravery din. Oo, matapang yan. Lalo na yung huling nangyari, yung huling tagpo nila ni Jordan na buti nakatakbo siya, nakahigi siya ng tulong, nakasumbong sa police. At eto nga, bravery even to share the story. Kaya yes. Ituloy-tuloy mo na, Rizal. Hi, tuloy-tuloy mo na. Pag-isipan mo ituloy yung, ano, yung legal action na pwede mo. Sana makagather ka na ng enough courage
'di ba, para maituloy ang kaso. Sabi ko nga, it's going to be a process, pero malaking tulong 'yan para sa iba mga tao na kapaligid kay Jordan na medyo mas delikado kung sakali may pagpapatuloy niya yung ganyang medyo stalker type na obsession na medyo ay nako. Obsession is best. Oh. Ay, base tayo, Popoy. Si Annabelle de la Peña Bongo, believe pa naman ako kanina kay Jordan kasi almost perfect na siya. At first, sabi ko, bihira na yung lalaking ganun. Yung pala, bihira nga kasi may sayad siya, buisit ka, Jordan. Mm-hmm. Yeah. Si Jemaribel Beltran, sabi niya, you have to be more honest and tell Jordan everything, mental health issue na ito. If he really loves you, he will stay no matter what. And lastly, consult a doctor. It's for your own good. Yan siguro yung sinabi ni Jemaribel nung ano pa lang ano dun sa eksena na para may naririnig na kaibang boses pero hindi na yan ang kaso ngayon. Yan. Pero ito na nga ang follow-up niya, sabi niya hindi niya makikita ang sign kasi na overwhelmed siya sa pinakita at pinaramdam ni Jordan sa kanya. Yon. Yon. Sabi ni Shpe Bugtong, meron talagang tao na magaling magpakitang mabuting tao. Sobra magkunwari, mapagloko lang ng tao. Ay ako, may kilala talaga ako, Popo. Ay, pag nakilala mo. Kilala mo rin yun. Sa umpisa, nakabait. Nakabait. Oh. So, ay nako, anyway. I would have to agree with Popoy. Walang mali kay sender. Natataon lang na may sapak talaga yung exes niya. Ang mahalaga ngayon ay to heal and next time mas kilalanin pa ang taong papapasukin mo sa buhay mo. And that's true. Ayan, Angela Cordova, thank you. Tapos, sige na nga, pagbigyan ko itong si Marvin. Yung comment ni Marvin, mga pambanlaw yan eh. Pambanlaw ng stress na naranasan. Oo nga, sige. Banlaw muna tayo, banlaw. Grabing trauma naman yung mga naging boyfriend mo. Ipahinga mo muna ang sarili mo sa relasyon. Hanapin mo muna ang sarili mo sa Baguio, katulad ng mga kilala ko. BS, salamat sa t-shirt at sa Ube job. Ayan, maraming salamat. May pahagi nga, may pinariringgan. Nakarating ba sa iyo ang Ube job, Bea? Hindi. Wala makakarating. T-shirt, Marvin. Wala. T-shirt na kahit yung sinasabit lang sa sasakyan na I love Baguio City. Ayan, wala. Walis na merong Baguio City. Ayan mo, bibilang kita, meron dito sa Marikina. Ba, nakikita mo yan, Bea? O, kung saan-saan binibenta, pero nakalagay, Baguio City, Walis Tambo. Ganyan. Uy, bawal magpasalubong daw nun, di ba? Bakit? Parang may, alam ko may pamahiing ganun eh. Tama ba? Oo. Basta, bawal magpasalubong ng walis na ganun kung babayaran mo. Dahil hindi pasalubong yun, pabili. Basta may something doon. Anyway, may comment ka ba ba dyan? Ako wala itchin. Ayan, si Zai Mendoza sabi niya, hindi mo deserve yung ganung klase ng tao, Rizel. Siguro darating din yung time para mahanap mo. O dumating na rin yung para sa'yo. For now, enjoy mo na muna ang life and self-love ang siguro ang para sa'yo, Rizel. Thank you, Zai Mendoza. And that's it. I think it's self-love. Okay? Yan muna. Ginawa naman yan ni Rizel, ano? Nga lang, sabi ko kanina, natataon. Pero wag mong isipin na lapitin ka ng mga ganito. Diba? Pero napapansin mo ba yan, Bea? All the more, yan din yung binibiling ko sa anak ko eh. Yung pagka naglalakad ka sa kalye tapos may mga aso. Pagka iniisip mo na habulin ka ng mga aso, lalo ka nga habulin. Diba? Ganun yun eh. Nararamdaman kasi nila. Oo, nararamdaman daw yan ng mga dogs. Diba? Natakot ka sa kanila, pwede ka nilang ibuli, habulin ka talaga. Pero kapag ka hindi naman, mararamdaman din nila na hindi. Ano tayo dyan? Iwas tayo dyan. Wow, kahul ka lang, pero huwag kang lalapit. Lalapit. Ganun din, tayo pa, yung mga aso nga, nararamdaman yung vibes natin, yung tao pa sa tao, diba? Kaya wag mong isipin na lapitin ako ng mga may ganito sa ulo, may mga diferensya. Pero nobody's perfect, meron talaga tayong mga topak paminsan-minsan. That's what you have to know, Rizel, kung sakaling hindi mo pa na experience yung matinong relationship, minsan talaga nag-iiba ang ugali ng tao nang dahil sa galit, nang dahil sa pagod, nang dahil sa gutom, nang dahil sa kakulangan sa tulog. Nag-iiba ang ugali ng tao. Pero kapag lahat naman yun ay
hindi problema at talaga natural sa kanya yung katulad ni Jordan at ni Matthew na meron talaga mga inaalagaan na nila, niyakap na nila sa sarili nila, that's something else. Diba, yun ang mental health issue. Okay? Iba yun sa pagod, sa gutom, sa puyat, iba yun. Correct. Okay? Correct. Ayan, again, thank you so much pala, Rizal, sa yung pag-share ng story. Popoy, pasalamatan din natin. Yung ating mga napakagalingan naman talaga mga dramatista for today's video. Akin ka and lang! Nako! Akin ka lang! Akin ka lang! Popoy pala yun! Si JB Rubio, ang gumanap na Jordan. Alam mo, Warly, kinakabahan na ako sa'yo, ha? Bagay na bagay sa'yo yung mga ganitong pagkatao ng mga letter sender, ha? Ginampanan ni Warly si Jordan, si Matthew naman, Dan Capuchon, si Lai, Cindy Basena, Aika, Ken Sancero, Ali, ako po yan, at yung pulis kanina, Jag Kamat, at ang tumanggap ng letter nitong si Rizal ay si Warly Alagao. At ang nag-edit ay si Shoko. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy birthday, Cindy Basena! Happy birthday, Cindy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Gagato. Uy, pe. Si Jello, Jello Ramos nagpadala ng 5 Australian dollarets. At meron kanina, Popoy, nagpadala ng 15 Australian dollarets si Yang 02061 from Melbourne. Thank you so much, Yang. Thank you so very much. And again, maraming salamat po sa inyo mga kapamilya, no, sa paghahatid, sa pagtulong at syempre sa pagtangkilik sa Dear MOR sa podcast natin, 'di ba? Dear MOR the podcast ngayong October 14, sumampa na rin po tayo sa 14 million streams. Yay! Oh, thank you. Okay. Achievement unlocked so po tayo. Kala nyo ha, iPhone kayo dyan. iPhone 14. Kami rin may pa 14M celebration. Ha! Million yun, Bea. Iba yun. Android tsaka iPhone ang nagsasalo rin. Diba? Thank you. At syempre, ayan, kung di pa po kayo naka-follow, ayan, i-follow nyo na po, no? Dear MOR, the podcast sa Spotify natin. At syempre, ang ating Facebook accounts, Bea, please. Ay, syempre, eto na nga dyan sa mga mahilig magbardagulan. Kung gusto nyo parang bardagulan, ha, MOR Manila Facebook page. Gora po kayo dyan. Kung gusto nyo medyo mabait, doon kayo sa Dear MOR official page. At kung gusto nyo naman po nagyayamanin, aba, gora po kayo sa YouTube, sa MOR Entertainment. Uy! Ikaw nag... Yan. Ano yan? Bakit? Naglalagay ka ng ano eh. Ito, naglalagay ka ng division eh. Walang division dito. Pantay-pantay tayo dito. Santo trip. Oh. At ayun. Syempre, meron pa po ang OnlyFans ni Popoy. Kung gusto niyo po, hindi niyo ma-explica kung kabastusan, kabalastugan, kakornihan, at kakalatan. Ayan, nandiyan po lahat yan. Halo-halo. Mga basura ko. Kung gusto niyo po si Popoy at ang kanyang mga basura. Kung pagod na po kayo maging malinis, magmalinis, ayan, magsama-sama po kayong magpadumi dyan, mga madudumi. Ayan, life is too short. Mag-enjoy tayo, magkamali tayo minsan. Basta tayo ay masaya. Well, ganun lang naman yun. Di ba? Basta wala tayong nasasagasa ang iba. Ganyan yon. Mga kapamilya, maraming salamat po sa isang buong linggo na naman na ating pinagsamahan. Hindi ko man po ito nabuo. Sinabi ko isang buong linggo pero hindi ko nabuo. Pero maraming salamat. Next week, ulitin po natin ito, okay? Nagpapasalamat po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Ano yun? Hindi na naman po mabubuo ni Popoy. Ulitin daw natin. Hindi, hindi. Ulitin natin yung lagi natin pagsasama, ganun. Okay. Siyempre, nakasama yun po, Gorgeous B, they oppose. Yan. At siyempre, lagi nga po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Bye-bye, happy weekend.